Mr. Chair, the President has spoken during his SONA on July 22nd, wherein he said, wala nang pogo by the end of this year. And he received a standing ovation. And I, for one, isa sa mga tumayo at pumalakpak kumanga. Pero it seemed... Effective today, all pogos are banned. Instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. To me, na parang niloko si Presidente. Meron pa rin POGO. Ang nangyari, yung POGO, binihisan lamang. Ipinalit sa pangalang IGL. Meron pa rin POGO. Even while we speak, patuloy pa rin po yung pag-operate ng POGO dyan sa Asiana JX Tower. The name of that operation is 12 Stars International Gaming. They occupy the 5th up to the 7th, 11th floor of that building. Yung 7th and 8th floor, nabigyan po ng license na license to operate through the what we call IGL, Internet Gaming License. Yun po yung cover-up, yun po yung bagong bihis. Now, yung 6, 9, 10, 11th floor ay illegal ang operations. At yung 11th floor, ay meron daw pong PAGCOR satellite office doon. Oh, sir. Mr. Tenko, sir. Ay, good afternoon, Your Honor. Senator Tulfo. Gusto ko lang liwanagin. Hindi po nabudel ang Pangulong Marcos doon sa sinasabi niyo. Dahil noong pong 2023, matapos pong ma-discover noong July 2023 ng PAGCOR yung 298 pong may lisensya noon, ay hindi na po involved sa gaming ang himigit kumulang sa mga 255. Dali-dali pong diniklara natin sa probationary status ang lahat po ng 298 licensees na pinagkaloban po ng lisensya noong nakaraang administrasyon ng PAGCOR. So, from 298 po, Mr. Senator, bumaba po ang numero sa 46. And sa paglilinis po noong 2023, para ma-distinguish na po yung tinanggalan na po ng lisensya, ang rinibrand po namin pangalan noon ay Internet or IGL na po noon. So, 2023 po yon. So, Internet, opo. 2023 po yon. Okay, sir. So, every now and then, I will interrupt you para mapabilis tayo. Sabi nyo, merong IGL. So, opo. Ina-acknowledge nyo na merong IGL. Opo. Ano pong pinagkaiba ng IGL sa POGO, sir? Noong po kasing inabutan ko po nung nag-assume ako ng office ng August 2022, ang pangalan po nila lahat nun ay POGO. Yes. At ang guidelines po at ang structure po noon ng pagbibigay ng lisensya ay maluwag na maluwag po at ibang-iba. Kaya po, noong pong August, July of 2020... Sorry, sir. Opo. Ano pong pinag-iba ng IGL sa POGO, sir? Same po ang operation niya. Same operation. Opo. So, ibig sabihin, may POGO pa rin po through IGL. Opo, noong 2020... So, meron pa. Sinabi po ni Presidente, total ban sa POGO by the end of this year. So, hindi po nasunod yung sinasabi ni Presidente. Opo, binigyan po tayo ng Pangulo ng direktiba na hanggang katapusan na lang po ng taon. So, ibig sabihin, sir, sa katapusan ng taon, totally wala ng POGO, wala ng IGL. Wala na po, opo. So, wala ng IGL. Wala na po. Meron pong, ngayon po, kanina... Gusto ko lang maging clear. So, wala na pong IGL. Kasi itong IGL, sir, dito po nagtatago itong mga POGO using this IGL business, parang business processing center sila. Na IGL sila pero POGO. Yes. No more IGL. Yes. All licenses po, Senator Tulfo, canceled po effective December 31. So, clear tayo dyan.
Okay. Maliwanag po yon. Anong klaseng auditing ang ginagawa niyo po? How many POGO workers, yung mga legal lang, meron sa Pilipinas ngayon? 31,000 po. 31,000. As of July. Okay. Pero as of this end of August po, reduced na po dahil may tumulat na po. Mga ilan po? 20,462 okay, na lang. Ano pong klaseng accounting ang ginagawa niyo para ma-insure itong lahat ng mga workers ng POGO by the end of this year, mapapalayas na po? Na kung saan hindi po, yun po yung Pilipino lang. Pilipino lang? Opo. Akala ko yung Pilipino 4,000 lang. Hindi po, 28,400. Pilipino POGO workers. Opo, meron po. Foreign nationals, ilan opo, po? Opo, ang foreign nationals po, 28,421. 28. Okay. Sabi ko po kanina, ano po klaseng auditing ang meron kayo o programa para ma-ensure na by the end of this year, yung pangako ninyo at yung IGL, tulad ng utos ng Presidente, wala na sa kayong POGO, na yung mga workers dito na foreign nationals ay mapapalayasan ng bansa because hindi na natin sila kailangan. Opo. Pero mga taga-Dole, dumadaan sa Dole po yung mga POGO workers, right? Before, yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Okay. So, ano pong klaseng accounting ang ginagawa ninyo kasaming immigration para masiguro itong sinasabi nga ni Mr. Tenko, si Sir Alejandro, na itong 28,000 gawa po namin ay through inspection, dinidetermine namin kung what kind of inspection, sir? What kind of inspection? Physical inspection, Your Honor. Example? Pinupuntahan namin po yung establishment. Pinuntahan nyo na po po yung Asiana, sa Asiana, yung GX Tower? Did you visit that? So, kasi kung sabi niya, to inspection, so I would assume you should have inspected this by now. Yung regional director namin sa NCR. Regional director, sir, please explain, ma'am, na inspect niya na po. Yes, good afternoon. And with the permission of Undersecretary Egargo, Mr. Chair, we have conducted inspection of all IGLs. No, dito lang po, ma'am. This one particular lang. Kasi mas marami pa akong babagita mamaya. Yes, as regards so, yung 12-star international gaming, na-inspect nyo na po ito. Yes, ano lang po? Yes, this year. Yes, Your Honor. Kailan po yung this year? Last June po. June, this year. Ilan po yung na-monitor nyo, na-bilan nyo po ng mga foreign national workers? Sa NCR po. No, dito lang po muna. Regarding dito. Dito po sa JX Tower. We have to check how many. So you haven't inspected yet. You lied to me. We have conducted inspection. You have conducted, you will still going to inspect. There's a big difference between the two statements that you issued. So you have inspected. Yes, Your Honor. Then my follow-up question to you, if kung na-inspect mo na, ilang foreign nationals working in this building from 5th to 11th floor, ilan po? I don't have the numbers, but we can submit, Your Honor. You should have that. Parating to the Presidente, matutuwa yung ating Pangulo. So sabi niya pati IGL, sarado na. Ang sa akin kasi yung accounting ho ba, kasi kapag hindi po natin na-account yung whereabouts o yung mangyayari, I'm not concerned about the Filipino yet, mamaya na yon kung ano mangyayari sa kanila, na itong mga foreign nationals na work sa POGO, after na makansin na po yung mga lisensya nila, after na dumating ng deadline at kailangan nila lumayas, kapag hindi po natin sila ay na-audit o na-monitor, there will be a big possibility na they will get into illegal activities. Nandiyan na po yung drug dealing, kidnapping, robbery, etc. Kaya nga po gusto ko yung accounting nito mga POGO workers. Na gusto ko by the end of this year, lahat sila, each and every one of them are fully accounted for and then napalayas na po. Na itong mga Pilipino na nahuli sa POGO, pinakakawalan agad at binibigyan pa ng ayuda. Na ilan sa kanila, sigurado ko sa sigurado, ay mga opisyales ng POGO. Hindi naman makapagtayo ng POGO itong mga foreign nationals dito kung wala silang connect sa mga Pilipino. Do you agree with me, sir? And yet, pagdating sa hulihan, agad-agad, outright, itong mga Pilipino sineset aside, binibigyan ng ayuda dahil mawalan trabaho. Pero taga-DSWD dito. Binibigyan ng ayuda ng DSWD tig 5,000 para makauwi na sa probinsya, pamasay, etc. Dapat yung pinoprocess muna. Kasi, kasabot yun. Ilan sa kanila, maaaring iba, inosente, naloko, na nauto, na scam. Pero most likely,
doon sa mga nahuli, dandan, ulibulipo ng mga Pilipino, kasabwat yun. Dapat pinoses din yun at kinulong. O inimbestigahan muna at nakulong.